Tao po. Pabili po ako, kuya. Ayun, magandang gabi po ate. Pumili na po kayo kung ano pong gusto nyong bilhin at nang maiprepare ko na po. Yun, kuya, gusto ko po sanang bumili ng isang buong manok. Kasi birthday pong anak ko ngayon at yung kinita ko po sa pagbabasura, medyo malaki ng konti. Kaya gusto ko po siyang isorpresa para masaya naman siya ngayon birthday niya. Wow, pulubi. Bibili ng isang buong manok? San ka kaya nakapagnakaw ng malaki-laki? Kayo talaga mga pulubi, no? Wala na kayong ginawa kundi maging pabigat dito sa ating bansa. Magnanakaw, mag-snatch, mamalimbos kunyari. Oh my goodness. Hindi mo afford ang isang buong manok. Ma'am, walang galang na po. Pero, opo, mahirap lang po kami. Pero, hindi ko po magagawang magnakaw at ipahain sa mga anak ko yung ninakawan ko. Hindi po ako magnanakaw, ma'am. Ganito lang po ang buhay namin. Pero, nagtatrabaho po ako ng patas. Wala po akong inaapakang tao. Huwag po kayo sanang magsalita ng ganyan sa akin, ma'am. Walang makain, tapos hindi mo pa magagawang magnakaw? Sinong niloloko mo? At saan ka kumuha ng pambili ng isang buong manok? Magkano lang naman kinikita nyo sa pagbabasura? Ay, naku, kayong mga busabos talaga. Mga hampas lupa. Bilisan mo na dyan at ako nang susunod. Ma'am, mawalang galang na po ah. Pero sana wag naman po tayo magsalita ng masama sa ibang tao. Lalong-lalo na sa mga katulad nilang hikahos. Hindi natin sila lubusang kilala, kaya wala tayong karapatang manghusga. Kung ipagtanggol yan, kasi yung mga kagaya niyan, mga salot ng lipunan niyan, mga hampas lupa, walang ginawa kundi mamirwisyo ng kapwa. Ay, nako. Kahit mahirap lang po kami, ma'am, hindi ko po magagawa yung mga binibintang niyo sa akin. Mahal na mahal ko po ang mga anak ko. Hindi ko po magagawang magnakaw para lang makakain sila, ma'am. Minsan natutulog kaming walang kinain. Natutulog sila na tinapay lang ang laman ng sikmura. Gustuhin ko mang magnakaw pero hindi maating ng konsensya ko na pakainin sila ng galing sa masama. Sana huwag niyo pong husgahan yung pagkatao ko dahil hindi niyo naman po ako kilala. Ate, ito na po pala yung order niyo. Bali, 250 po lahat. Ay, naku talaga itong mga pulubi na to. Ano ba yan? Well, pagbilhan na lang ako kuya ng isang buong manok at isang sisig. Yun lang. Ayun, thank you po kuya ha. Lalong-lalo na sa pagtatanggol mo sa akin kay ma'am. Pagpalain ka po ng buong may kapal. Sige po. Okay, magkano lahat kuya yung babayaran ko? Ah, okay. Oh my God, where's my wallet? Ano ba yan? Nanakawan yata ako ng pulubi na yon. Sabi na nga, eh, magnanakaw yung mga yon. Mom, I'm sorry. I forgot to give you this wallet. Nahulog mo siya kanina doon nang bumili tayo ng kinapay. Buti na lang mabait yun si ate. Yung kakaalis lang na bumili ng manok, binigay niya sa akin kasi nakita niya na magkasama tayo. Tinanong niya kung kaano-ano kita. Sabi ko, you're my mom. Kaya ayun, ito yung wallet mo, mommy. Ang bait-bait ni ate, no? Bihira na lang yung mga katulad niya dito sa mundo. Really? Oh my God, ang laki ng kasalanan ko sa pulubi na yun. Pinagsalitaan ko siya ng kung ano-ano, ininsulto ko siya. At pinagbintangan ko pa siyang magnanakaw. Hindi ko alam na ganun siya kabait. Oh my God, ano ba to? Kaya sa susunod, ma'am, huwag po tayong manghusga ng ating kapwa base sa panlabas nilang kaanyuan, sa itsura nila, o kung ano man ang katayuan nila sa buhay. Dahil hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Maswerte nga tayo kasi mas okay yung kalagayan natin sa kanila. Kaya sana konting respeto lang sa kapwa-tao. Mapamayaman man o mahirap. Kasi dito sa mundo, lahat tayo ay pantay-pantay. Sige, ma'am.